sa paanan ng bundok ng sinawahan, may isang pamilya ang nakatira sa lugar na ito. Ang mag-asawang Mateo at Adelfa. May dalawang anak na lalaki at isang babae. Malayo ang mga ito sa ibang mga kabahayan na nakatayo sa kabilang bahagi ng malawak na palayan. Pagtatanim ng iba't ibang uri ng gulay ang ikinabuhay ng mga ito at pag-aalaga ng mga manok. Lumipas ang mga taon. Doon sa unahan, ilang metro ang layo galing sa kanilang bahay, may nakita silang ginagawang kubo malapit doon sa may ilog. Nagtataka sina Mateo at Adelpa kung sino ang bago nilang kapitbahay. Kahapon, wala pa silang nakitang anumang palatandaan na may magtatayo ng bahay malapit sa tirahan nila. Kaya nagpasya ang mag-asawa na kausapin nila ang bagong lipat na kapitbahay. Tatanungin lamang nila ang mga ito kung saan galing. Tatanungin ang mga pangalan ng mga ito dahil magiging kapitbahay na nila ang mga ito, para iparamdam din nila na welcome ang mga ito sa kanilang lugar. Hindi din naman sa kanila ang lupang tinatayuan ng kanilang bahay. Ang nagmamay-ari sa lupaing ito ay ang malayo nilang kamag-anak na naninirahan na ngayon sa ibang bansa. Ang nangangalaga din sa lupain na ito ay ang isa pa nilang kamag-anak na nasa kabilang bayan. Kaya wala silang karapatan na pigilan ang sinumang magnanais na magtayo ng bahay dito sa malapit sa ilog. Habang papalapit ang mag-asawa, nasipat na nila agad ang dalawang tao na abala sa mga ginagawa nito. Mukhang minamadali ng mga ito na matapos na agad ang kubo nila. Iilang hakbang na lang ang layo nila sa mga ito nang mapansin ni Mateo ang hitsura ng dalawa. Hindi kasi pangkaraniwan ang hitsura ng mga ito na sobrang puputla. Hindi din sila pinapansin ng dalawa. Patuloy lamang ang mga ito sa kanilang mga ginagawa at imposibleng hindi sila nakikita ng mga ito dahil sobrang lapit na nila sa kubo. Sa tingin nila ni Mateo at Adelpa, mag-asawa din ang dalawa. Ilang minuto din na nakatayo ang mag-asawa hanggang sa makapagpasya itong si Mateo. Nalalapitan na ang dalawang bagong kapitbahay nila. Sumunod naman agad itong si Adela at agad na napatakip ang mga ito ng kanilang ilong dahil naamoy at nalanghap nila ang sobrang baho ng amoy na galing sa loob ng kubo. Pero ganun pa man, tiniis nila ang baho at sinubukan na kausapin itong si Mateo ang dalawa. Sa unang pagsasalita ni Mateo, hindi pa rin sila pinansin ng mga ito. Ngunit nang mangulit na itong si Mateo, napaatras sila ng kaunti nang bigla ang tumayo ang lalaki. Tumitig ito sa kanila ng napakasama at dahan-dahan itong naglalakad papalapit sa kanila. Napakapit na itong si Adelpa sa braso ni Mateo. Dahil sa naramdaman na takot, bukod kasi sa ang puputla ng mga ito, namumula din kasi ang mga mata ng lalaki. Ilang sandali pa, nagsasalita na ito sa palahaw na boses. "Ano ang kailangan ninyo? Nakakaistorbo na kayo sa aming ginagawa. Umalis na kayo." Pagtatabuyan nito sa kanila, umalma na itong si Mateo. Wala namang dahilan para magalit ito sa kanila. At kabago-bago ng mga ito, ganito agad ang ipinakita sa kanila na ugali. Nagkasagutan ng ilang minuto ang lalaki at itong si Mateo.
natigil na lamang ang mga ito nang hilahin na ni Adilpa ang kamay ng kanyang asawa palayo doon sa lugar. Sa tingin ni Mateo, mukhang hindi maganda ang pagiging magkapitbahay nila sa mga ito. Ang isa din sa kanilang ipinagtataka kung ano ang sobrang baho na naamoy nila na parang nabubulok na laman ng tao. Lumipas pa ang dalawang araw, hindi na nagpapansinan ang magkakapitbahay. Mailap din naman ito sa kanila at hindi nila masyadong makita ang mga ito, lalo na kung araw. Hindi na lang nila pinansin ang mga ito at pinapabayaan na lamang. Wala naman silang mapapala kung makipag-away sa bago nilang kapitbahay. Kinahapunan, nasa tabi ng punong baliti itong si Mateo. May parang kinakausap ito doon sa puno. Ngunit wala ka namang nakikita na ibang tao doon sa paligid. Nang biglang sumulpot itong si Adilpa sa likuran ng kanyang asawa. Kausap mo na naman ang agta dyan sa punong baliti na yan, Mateo. Nako, tulungan mo na lang ako sa pagpapakain ng mga alaga natin na baboy. Ang parang naiinis na sabi nitong si Adilpa. Tutol kasi ito sa pakikipagkaibigan ni Mateo sa agta na nakatira sa puno ng baliti. Ilang bisis na naging ugat ito ng kanilang pagtatalo na mag-asawa. Hindi na lang kumibo itong si Mateo para hindi naman sila magtatalo pa. Matagal ng kaibigan ni Mateo ang agta na naninirahan sa punong baliti. Simula pa nang maninirahan sila sa lugar na ito. Nailigtas na din siya ng agtang ito nang minsan may nanggugulo sa kanila na isang masamang engkanto. Sa ikatlong gabi, simula nang dumating ang bago nilang kapitbahay, may naririnig ang mag-asawa na parang may nagtatakbuhan sa labas ng kanilang bahay. Alas 12 yun ng hating gabi. Tulog na ang kanilang mga anak. Ngunit ang mag-asawa na Adilpa at Mateo, gising na gising pa rin at pinakiramdaman, pinakinggan ang buong paligid. Unang bisis kasi ito na nangyari sa kanila. Ang kanilang mga alagang aso, patuloy ito sa pag-alulong at pagtatakbo sa paligid na parang may nakikita talaga ang mga ito, nakakatuwang bagay. Tumayo na itong si Mateo at sumilip sa labas. Hinahagilap niya ang mga maaaring nilalang na umaaligid sa kanilang bahay. Ngunit wala siyang nakita na anuman. Kinabukasan, nasa isip pa rin ng mag-asawa ang mga naramdaman nila sa nagdaang gabi. Hindi pa rin nila maintindihan at maisip-isip kung anong klaseng mga nilalang ang nagparamdam sa kanila kagabi. Pero nang puntahan ni Mateo ang kanilang alagang kambing na nasa unahan ng kanilang bahay, bumulaga sa kanila ang mga ito na wala ng buhay. Gutay-gutay ang mga katawan at wala na ang mga lamang loob ng mga hayop. Kaya nagtataka itong si Mateo at nanghilakbot sa nangyari sa kanyang mga alaga. Ang unang katanungan ng kanyang isip, kung sino ang walang awang gumawa sa mga ito. Galit na galit itong si Mateo, pero hindi niya alam kung sino ang pagbuntungan ng kanyang galit. Tatlo sa kanyang mga alagang kambing ang namatay. Sinabi niya ito agad kay Adilpa hanggang sa napag-usapan nila na baka ang mga nilalang na nagparamdam sa kanila sa nagdaang gabi ang may kagagawan. Napaluha na lamang ang asawa ni Mateo itong si Adilpa. Balak pa naman sana nilang katayin ang dalawa sa mga alagang kambing nila
sa darating na karawan ng kanilang anak. Kumuha itong si Mateo ng bagakay na kawayan doon sa kabilang bahagi ng ilog nang makasalubong niya ang bagong mga kapitbahay. Galit na tumitig ang mga ito sa kanya. Nakatayo sa daraanan at walang mga kibo. Dito na pumasok sa isipan ni Mateo na baka ang bago nilang mga kapitbahay na ito ang umatake sa kanilang mga alaga. Na baka may lahing mga aswang ang mga ito. Sa buong buhay kasi nila na paninirahan sa lugar na ito. Unang bisis na nangyari ito sa kanilang lugar. At unang bisis na may mga kakatuwang naramdaman sila sa paligid. Na parang may mga nilalang na kampon ng kadiliman ang umaaligid sa kanilang lugar, lalo na sa kanilang bahay. At wala silang ibang maisip, wala silang ibang nakaaway nitong mga nakaraang araw, kundi ang mag-asawa na bago nilang kapitbahay. Dahan-dahan nang naglalakad itong si Mateo at nakipagtitigan sa dalawang kapitbahay nila. Pero nakahanda na ang kanyang itak na dala kung may gagawin ang mga ito sa kanya ng masama. Hindi ito sasantuhin ng kanyang itak. Patuloy lamang ito sa paglalakad at nakahawak na sa itak nang mapadaan itong si Mateo sa mag-asawang kapitbahay nila. Dahan-dahan na niyang hinugot ang itak. Pero biglang nagsalita ang lalaki sa dalawa habang nakangiti sa kanya. Mag-iingat ka sa unahan. Baka may makakasalubong kang mabangis na halimaw. Tumigil sa paglalakad itong si Mateo at tuluyan ng hinugot ang dalang itak. Sagot nito sa dalawa. Kung may mga halimaw man na magpapakita, tadtarin ko ang katawan at pupugutan ko ng ulo. Kaya dapat na magdalawang isip sila dahil hindi ako natatakot sa kanila. At nagpatuloy na sa paglalakad itong si Mateo papunta doon sa gilid ng ilog habang naiiwan ang dalawa at hindi na nakita pa ni Mateo na namula na ang mga mata ng mag-asawa habang nakalabas na ang mga pangil sa mga bibig. Sabi ng babae, "Ernesto, mukhang palaban talaga ang isang yan. Ano na ang balak mo?" "Dalia, puputulin ko ang tapang ng isang yan mamayang gabi." At napangiti ang mga ito pagkatapos naglalakad na pabalik sa kanilang bahay. Lumipas ang mga oras. Hapon, nang kinausap na naman nitong si Mateo ang kaibigang agta doon sa punong balite. Humihingi na ito ng tulong dahil ramdam ni Mateo na ngayong gabi mukhang may mga bisita na naman sila na mga nilalang. Alas 7 ng gabi, matapos na makapaghapunan sina Mateo at Adilpa kasama ang mga anak nila, kinausap ni Mateo ang asawa. "Adilpa, dito lang kayo sa loob ng bahay at huwag na huwag kayong lumabas." Nag-alala itong si Adilpa sa asawa dahil batid dito na kampon ng demonyo ang nanggagambala sa kanila. "Huwag kang mag-alala, Adilpa. Tutulungan ako ng aking kaibigang agta." At lumabas na itong si Mateo sa loob ng bahay. Dumiritso ito doon sa puno ng balite. Ang mahigpit na bili nito sa asawa at anak na huwag lalabas ng kwarto kahit na ano ang mangyayari at marinig galing sa labas. Pagdating ni Mateo doon sa puno ng balite, nakita niya agad
ang isang napakalaking nilalang ang nakaupo sa isang sanga ng kahoy. Pagkalapit lamang ni Mateo, tumalon pababa ang kaibigan nitong agta. Bumuga-buga pa ng usok galing sa tabako nito. Pagkatapos, may ibinigay ito kay Mateo na isang sanga ng punong balite. Ang sabi ng agta, "Nasa paligid lamang ako, Mateo. Huwag kang matakot kung darating ang mga aswang. Gagamitin mo ang sanga na yan. Kahit na daplis lamang ang tama niyan sa mga aswang, mararamdaman nila ang sobrang sakit." Pagkatapos, may kinuha pa itong isang dahon ng puno. Kinukusot-kusot at ipinahid sa kanyang mga mata ang katas nito. Kahit sa gitna ng kadiliman, makikita mo ang mga kampon ng demonyo, Mateo. Ang muling pagsasalita nito, "Maraming salamat, kaibigang agta." At naglaho na ito sa harapan ni Mateo. Pagkatapos, dahan-dahan nang naglalakad itong si Mateo pabalik sa bahay nila. Ngunit hindi para pumasok. Naghihintay ito sa maaaring pagpapakita ng mga aswang. Nakaupo ito sa isang lantay na nasa gilid ng bahay nila. Hawak ang sanga ng punong balite at nakasukbit naman sa tagiliran nito ang isang mahabang itak. Matyagang naghintay itong si Mateo hanggang sa sumapit na ang alas 11 ng gabi. Nakaidlip sa paghintay itong si Mateo at biglang nagising ang diwa nito nang magtahula na ang kanilang mga alagang aso. Umaalulong ang mga ito at nagtatakbuhan paikot ng kanilang bahay. Kaya alam niyang may mga umaaligid na naman na kakaibang nilalang. Maaaring ang mga namimisting aswang na naman ang mga iyon. Tumayo itong si Mateo at mabilis nang nagtago sa likod ng puno na nasa gilid ng bahay nila at inaaninag ang buong lugar. At tama nga itong si Mateo sa kanyang hinala. Nasa paligid na nga ang mga kampon ng kadiliman. Isang nilalang ang nakita ni Mateo na mabilis nang tumatakbo paikot ng 3 beses sa kanilang bahay. At pagkatapos, tuloy-tuloy na ito sa likod ng kanilang bahay. Kinikilabutan na itong si Mateo kahit na may hawak pa itong malakas na armas na bigay ng kanyang kaibigang agta. Pero kailangan niyang kumilos at labanan ang kampon ng kadiliman. Dahan-dahan nang naglalakad, payuko itong si Mateo papunta doon sa likod ng kanilang bahay. Pero bago pa niya marating ang likuran, biglang tumambad sa kanyang harapan ang isang nilalang. Napatigil sa paglalakad itong si Mateo at napatitig sa harap. Hindi niya napigilan ang panginginig ng kanyang mga tuhod nang maaninag ang hitsura ng nilalang na nasa kanyang harapan. Dahil natamaan ito ng sinag ng buwan, kita niya ang napakapangit na hitsura nito. Kita niya ang pamumula ng mga mata at paglabas ng mga pangil nito habang naglalaway ang bibig. Nakalabas na din ang mga matutulis nitong kuko. Mabalahibo ang buong katawan at amoy din ni Mateo ang sobrang baho ng amoy na nanggaling sa nilalang na muntik pa siyang mapasuka. Dahan-dahan na lumapit ito sa kanya habang umaangil. Sa isang iglap, nawalang bigla ito sa kanyang harapan at naramdaman na lang niya
ang pagkirot ng kanyang liig. Napasandal itong si Mateo sa kanilang bahay at hinawakan agad ang kumikirot na bahagi ng kanyang liig at nasapo agad nitong si Mateo ang pagtagas ng masaganang dugo. Tinamaan siya pala ng kalmot ng aswang. Agad na tumayo itong si Mateo dahil rinig niya ang pag-angil ng nilalang. Hinahagilap niya ito kung saan ang kinaroroonan at dahil sa katas ng dahon ng balite na ipinahid ng kanyang kaibigang agta sa kanyang mga mata, agad na nakita niya ito na nakakapit doon sa may bintana ng kanilang bahay at handang susugod na naman sa kanya. Umatras itong si Mateo para makakuha ng bwilo. Papaluin na sana niya ang aswang gamit ang sanga ng kahoy. Ngunit bigla itong umigpaw at dinaluhong na itong si Mateo. Sunod-sunod na ang ginawang pagkalmot nito sa kanya. Kaya natumba na itong si Mateo sa lupa. Ngunit hindi nito binitiwan ang dalang sanga ng kahoy ng balite. At kahit tinamaan na siya ng mga kalmot, nagawa pa rin ni Mateo na maihampas ang dalang sanga ng kahoy. Dalawang bisis na tinamaan ang aswang sa dibdib at braso. Kita ni Mateo ang pag-uga ng katawan ng aswang at ang pag-ngasab nito. Napaigpaw ito papunta doon sa damuhan at hindi na napigilan ng aswang ang paghiyaw nito dahil sa sobrang sakit na naramdaman. Sanhi ng mga tama ng kanyang mga hampas, pilit na bumangon itong si Mateo kahit na may mga sugat ito dahil sa mga kalmot. Pilit nitong sinusundan ang aswang na sa pagkakataon na yon hirap na din sa paglalakad dahil sa naramdamang sakit, hanggang sa makita niyang papunta na ito doon sa kubo na malapit sa ilog. Ngayon, kumpirmado na talaga na ang bago nilang kapitbahay ay mga aswang. Bumalik itong si Mateo sa kanilang bahay. Nanghihina na kasi ang kanyang katawan dahil sa mga natamong sugat. Agad nito ang asawa para siya ay pagbuksan. Ilang sandali pa, nag-hysterical na itong si Adelpha nang makita ang dugo ang asawa. Sabi nitong si Mateo, "Huwag kang mag-alala, Adelpha. Okay lang ako. Nakaharap ko na ang aswang, Adelpha." Ang bago nating kapitbahay ay mga aswang. Sila ang umaatake sa akin. Mabilis na ginamot ni Adelpha itong si Mateo na sa pagkakataon na yon ay nawala na ng malay. Gusto sanang hihingi ng tulong itong si Adelpha sa kanilang mga kakilala na nasa unahan. Ngunit natatakot din itong lumabas. Baka kasi babalik pa ang mga aswang. Dahil laki sa bundok, may kakaunting alam itong si Adelpha sa panggagamot. Isinerado nila nang mabuti ang pinto at bintana ng kanilang bahay. At pagkatapos, doon na sila sa sala nagpapahinga. Balak ni Adelpha na bukas din hihingi siya ng tulong sa mga kakilala para madala sa ospital itong si Mateo. Hindi na natutulog pa itong si Adelpha. Binabantayan na lamang ito ang asawa at mga anak hanggang sa makalipas pa ang mga minuto. Biglang may naamoy ito na baho ng sigarilyo. Kaya nagpalingalinga sa paligid itong si Adelpha at hinahanap ang pinanggagalingan ng amoy hanggang sa mapunta siya sa may bintana. Sumilip muna ito sa labas
At pagkatapos, lakas loob na binuksan nito ang bintana nila. Pero ang ipinagtataka ni Adelpa, biglang nawala ang amoy ng sigarilyo at pumalit ang napakabango na halimuyak sa paligid. Inaaninag niya ang labas nang akmang isara na niya muli ang bintana. Nahawakan niya ang kumpul ng bulaklak sa gilid nito. Napatras itong si Adelpa at tiningnan ang mga ito. Ang nasa kanyang isip, sino ang naglagay ng mga bulaklak doon sa bintana? Hanggang sa maisip nitong si Adelpa na baka ang kaibigan ni Mateo na isang agta ang nagbigay nito sa kanila. Maaaring gamot ito para kay Mateo. Naisip ito ni Adelpa dahil sa baho ng sigarilyo na naamoy niya kanina. Dali-daling kinuha ito ni Adelpa at pagkatapos isinirado ang bintana. Pumunta agad ito ng kusina. Nilaga niya ang mga ito at matapos ang kanyang ginawa, muling bumalik ito sa sala. Kumuha ito ng panyo at pinunasan ang mga sugat ni Mateo gamit ang mga nilaga niyang mga bulaklak. Isang oras din ang lumipas bago tumigil sa mga ginagawa ang asawa ni Mateo. At laking gulat niya nang magmulat ng mga mata itong si Mateo. Bumangon agad ito at nagpalingon-lingon sa buong paligid. Sabi agad nito na napanaginipan niya ang kaibigang agda at ito ang nagbigay ng gamot sa kanya. Pagtingin nila sa mga sugat nitong si Mateo, lalong nagtataka ang mag-asawa nang makitang naghihilom na ang mga ito. Sinabi din agad ni Adelpa na may nakita siyang kumpul ng bulaklak doon sa may bintana at maaaring ang agta na ang nagbigay nito sa kanila. Kinabukasan, dahil bumalik na ang lakas nitong si Mateo, pagkatapos na mag-agahan, dala-dala ang sanga ng punong baliti na bigay pa ng kanyang kaibigang agta at ang isang mahabang itak. Sa isip ni Mateo, maaaring nagpapagaling pa ang aswang at hindi pa bumalik ang lakas nito. Pagkakataonan niya ito para mapalayas sa kanilang lugar ang mag-asawang aswang. Nag-iingat din itong si Mateo bukod sa dalang sanga ng kahoy at itak. May mga dala pang supot ng asin itong si Mateo. Mabibilis ang kanyang mga hakbang papunta sa bahay ng mga aswang. Makalipas ang ilang minuto nang marating niya ang kubo ng mga ito, agad na tinawag niya ang mga kapitbahay habang umiikot doon sa kubo. Nang hindi makita ni Mateo ang mag-asawa sa labas at walang tumugon sa kanyang ginawang pagtatawag, nagpasyang papasukin na niya ang kaloob-looban ng kubo. Sinipa nito ang pintuan at pagkatapos, pumasok na itong si Mateo sa loob. Pero nagtataka ito dahil walang katao-tao sa loob ng kubo. Tanging mga gamit ng mga aswang ang naabutan niya. Nilibot niya ang kanyang paningin sa buong paligid. Amoy niya ang pamilyar na baho ng mga ito. Nakakasulasok na amoy na muntik pa siyang masuka. Makalipas ang ilang sandali, lumabas ng kubo itong si Mateo at nagpasyang lisani na ang lugar. Pagkadating nito sa kanilang bahay, sinabi nito agad kay Adelpa na wala ang mag-asawa sa kanilang kubo. Babalik ako mamaya sa kubo nila, Adelpa. Wala ang mga aswang. Baka pansamantalang umalis pa ang mga ito.
Ilang sandali na nagmatsyag itong si Mateo sa kanilang kapitbahay. Inaabangan ito ang maaaring pag-uwi ng mga aswang. Ngunit lumipas ang mga oras hanggang sa sumapit ang gabi. Walang nakitang tao itong si Mateo na umuwi doon sa kubo. Kaya lalo itong nagtataka. Ang nasa kanyang isip ngayon, baka tuluyan nang nilisan ng mag-asawa ang kanilang lugar. O maaaring nagpapagaling lamang ang isang aswang dahil sa mga natamo nitong sugat sa labanan nila kagabi. Alas 8 ng gabi nang lumapit sa punong baliti itong si Mateo. Nakipag-usap muna ito sa kanyang kaibigang Agda. Sinubukan na tanungin ito ni Mateo kung may alam ba ito tungkol sa mga aswang na kapitbahay nila. Ang sagot ng kaibigan nitong Agda, "Kaibigan, ipagpatawad mo. Hindi ko nasaklaw at abot ang pinaggagawa nila. At may mga kaalaman din ang mga ito sa orasyon. Kaya hindi kaya ng aking kapangyarihan na sundan ang mga pinaggagawa ng mga ito. Pero may ibibigay ako sa iyo, kaibigang Mateo. Ito ang mahiwagang ugat ng punong baliti. Kunin mo ang katas nito at ilagay mo sa isang maliit na buti. Sambitin mo lamang ang pangalan ng tao na gusto mong markahan. At pag bumubukal ang lamang katas ng buti, ibig sabihin, malapit lamang sa iyo ang nilalang na namarkahan mo. Sa paraan na yan, malalaman mo agad kung nasa malapitan ang mga aswang." Ilang sandali pa ang lumipas, naglaho na ang kaibigang Agda ni Mateo. Habang papauwi sa kanilang bahay, nag-iisip itong si Mateo kung paano niya markahan ang mga aswang. Ni hindi niya alam ang mga pangalan ng kanilang kapitbahay. Makalipas pa ang mga oras, nagpapahinga na ang mga ito. Maagang natulog sina Mateo, Adelfa at ang mga anak dahil sa kulang sa tulog ang mga ito sa nagdaang gabi. At ang buong akala nila, pansamantalang lumisan muna ang kapitbahay nilang mga aswang. Ngunit nagkakamali sila dahil mag-alauna ng madaling araw, may mga nilalang ang umaaligid sa bahay nila ni Mateo. Lumipas pa ang ilang minuto, nagising na itong si Mateo nang may marinig na kaluskos sa kanilang dingding at mahihinang palaw na buses. Biglang nagising ang diwa nitong si Mateo nang marinig ang mga ito. Pinakiramdaman niya ng ilang minuto at nang mapagtantong may mga nilalanga ang nasa labas. Dahan-dahan nang bumangon itong si Mateo. Kinuha ang sanga ng baliti at ang itak. Pagkatapos, ginising nito si Adelfa. Adelfa, gumising ka. Dito lamang kayo sa loob at bantayan mo ang ating mga anak. May mga nilalang ang nasa labas. Mukhang ang mga kapitbahay na naman natin ang mga yan. Mag-iingat ka, Mateo. Kung maaari, huwag kang lumabas. Baka masaktan ka na naman ng mga aswang na yan. Matapos ang pag-uusap ng dalawa, lumabas na itong si Mateo. Bit-bit ang sanga ng baliti at nakasukbit ang itak sa tagiliran nito. Dumiritso sa kusina itong si Mateo. Kumuha ng asin at pagkatapos sumilip na ito sa may bintana. Ilang minuto munang sinanay ni Mateo ang mga mata sa kadiliman at pagkatapos
inaaninag na nito ang labas hanggang sa makita niya ang dalawang nilalang na tumatalon-talon doon sa kanilang manggahan. Ang akala niya na ang mag-asawa na ang mga iyon, ang mag-asawang aswang na kanilang kapitbahay. Pero nagtataka si Mateo nang may makita pang dalawang nilalang ang nasa gilid ng kanilang bahay. Tatayo, tutuwad at tatayo ang mga ito. Pansin din niya ang panay kamot ng mga ito sa buong katawan. Nagtataka itong si Mateo kung sino pa ang dalawang nilalang na nakikita niya, dahil dalawa lamang ang kanilang mga kapitbahay. Bakit biglang may nadagdag na dalawa pa sa mga ito? Pinagmasdan lamang ito ni Mateo ang kanilang mga aso naman. Nagsiksikan ang mga ito sa ilalim ng kanilang bahay at panay ang pagkahul at pag-alulong. Nag-iisip na ng paraan itong si Mateo kung paano niya mapalayas ang mga aswang. Kinakabahan na kasi siya. Nakita niya kasing parang naghanap na ang mga ito ng madadaanan papasok. Kita niya ang dalawa na pumunta doon sa likuran ng kanilang bahay. Baka nanaisin ng mga ito na makapasok sa loob ng kanilang bahay padaan doon sa pintuan sa likuran. Kaya mabilis nang kumilos itong si Mateo. Mabilis itong naglalakad papunta doon sa may kusina kung saan nando doon ang isa pang pintuan. At tama nga siya sa kanyang hinala. Rinig niya doon ang mga kalabog at mga kaluskos sa likod ng kanilang pinto doon sa may kusina. Kahit nakaramdam ng kaba itong si Mateo, mabilis na isinaboy niya ang dalang asin sa kanilang pinto. Umalis na kayo. Lumayas na kayo kung ayaw ninyong malapnos ang inyong mga balat. Ang sabi ni Mateo sa mga ito, ilang sandaling katahimikan, nawala na ang mga naririnig niya. Pero ilang minuto lamang iyon, may narinig siyang tawa at hindi lang isa. Tumatawa ang mga nilalang na nasa labas at narinig niya ang sabi noong isa sa palahaw na boses. Mateo, Mateo, pagsisihan mo ngayon ang ginawa mo sa akin. Napatras itong si Mateo nang marinig ang sinasabi ng aswang. Batid niyang galing ang boses na iyon sa kanilang kapitbahay na nakalaban niya sa nagdaang gabi. Muling narinig na naman ni Mateo ang mga kaluskos at mga kalabog. Pero sa pagkakataon na iyon, narinig na niya ito sa kanilang dingding at mga bintana. Lalo na doon sa bintana na nasa sala. Malakas ang mga kalabog na nanggaling doon. Kaya mabilis na naglakad itong si Mateo pabalik doon sa may sala. Ngunit muling nagulat nang may kalabog na naman siyang narinig sa kanilang pintuan doon sa may kusina at sa kanilang bubong. Paulit-ulit ang ingay na narinig niya sa kanilang bubong na parang may nagtatalunan galing doon. Pati si Adelpa sa loob ng kanyang kwarto, nagulat din ito at nagising na din ang kanilang mga anak dahil sa sobrang ingay. Pagkadating sa sala ni Mateo, sakto naman na may isang napakalakas na kalabog galing doon sa pintuan sa may kusina. Sa narinig niya, napagtanto niyang nasira na ng tuluyan ang kanilang pinto sa likuran doon sa may kusina. Nilukuban na ng takot itong si Mateo
pero buo pa rin ang loob na labanan ang mga aswang. May hawak naman siyang malakas na armas at kailangan din niyang ipagtanggol ang kanyang pamilya. Umatras itong si Mateo at sumandal doon sa pintuan ng kanilang kwarto. Sabi nito kay Adelpha, "Adelpha, tandaan mo ang mga sinasabi ko sa iyo. Huwag na huwag kayong lumabas kahit na anuman ang mangyayari. Harangan ninyo ng mabibigat na bagay ang pintuan para hindi makakapasok ang mga aswang." Tanong ng tanong itong si Adelpha galing sa loob ng kwarto kung bakit nasabi nitong si Mateo na harangan nila ang pintuan. Paano ito makakapasok kung haharangan nila ang pintuan ng kwarto? Kaya binuksan na nito ang pinto at bumungad sa kanya ang mukha nitong si Mateo na galit na galit. "Adelpha, makinig kang mabuti sa akin at sundin mo ang utos ko. Isarado mo na ang pinto at harangan mo ang pasukan." At pagkatapos itong si Mateo na ang nagsara ng pinto. "Mahal na mahal ko kayo, Adelpha. Lalabanan ko ang mga aswang. Nakakapasok na ang ilan sa mga ito ng ating bahay. Kaya kailangan na harangin mo ang pasukan. Kailangan na magiging ligtas ang ating anak. Gagawin ko ang lahat para ipagtanggol ang pamilya ko." Napaiyak na lamang itong si Adelpha sa loob ng kwarto. At ilang sandali pa, biglang napalingon itong si Mateo nang may masipat na mga nilalang ang papunta ng sala. Galing ang mga ito doon sa kusina. Tahimik na din ang kanilang bubungan. Ngunit rinig din niya ang mga yapak sa kanilang kusina na parang may ilan pa na mga aswang ang sunod-sunod na pumasok. Humanda na itong si Mateo. Ibinudbud niya ang mga natitirang asin sa kanyang paligid para hindi agad makakalapit sa kanya ang mga aswang. Hawak niya sa kanang kamay ang sanga ng punong baliti at sa kabila naman ay ang isang itak. Ilang sandali pa, kita na niya ang dahan-dahan na paglapit ng mga aswang. Kita na niya ang hitsura ng mga ito na sobrang papangit. Tumutulo pa ang mga laway sa bibig. Mapupula ang mga mata at rinig na din niya ang angil ng mga ito. Naamoy din ni Mateo ang napakasangsang na baho galing sa kanilang mga katawan. Dalawa ang nakikita ni Mateo na papalapit sa kanya at may nasipat pa siyang tatlo ang galing sa kusina na nakasunod. Limang mga aswang, lima ang makakalaban niya ngayon. Sa isip niya, nahihirapan nga siya. Noong isang aswang na nakalaban niya sa nagdaang gabi, ngayon pa kaya na lima? Sana lamang tulungan siya ngayon ng kanyang kaibigang Agda. Ilang sandali pa, umaaligid na sa kanya ang apat na mga aswang. Iniiwasan ng mga ito ang kanyang isinaboy na mga asin. Sabi noong isang aswang, "Ang sarap ng amoy mo, Mateo. Mukhang masarap ang mga lamang loob mo." Tapos nagtatawanan ang limang mga aswang. Sa narinig ni Mateo, biglang hinampas niya gamit ang sanga ng kahoy ang mga aswang na kapitbahay nila. Sunod-sunod na ang ginawang pag-atake ni Mateo. Kaya nagtalunan ang mga aswang patras. Pero gumanti na din ang mga ito ng mga pag-atake at pagkalmot. Hindi din basta-bastang makakalapit kay Mateo ang mga aswang.
dahil takot ang mga ito sa dalangsanga ng punong balite nitong si Mateo. Napasigaw nga agad ang isa sa mga ito nang mahagip ni Mateo sa braso. Hindi din nagpabaya itong si Mateo kung sa tingin niya alanganin ang kanyang sitwasyon. Aatras din itong muli at sasandal sa dingding ng kanilang kwarto. Hindi nito hinahayaan na mapapalibutan siya ng mga aswang. Pero nang makita niyang bumuka-buka ang bibig noong isang aswang, naramdaman na lamang niya ang pag-ihip ng malakas at malamig na samyo ng hangin sa buong paligid. Ang mga asin na nagkalat sa sahig, tinangay ang mga ito ng hangin palabas. At biglang napalhod itong si Mateo dahil naramdaman niya ang panghihina ng kanyang katawan at tuhod. Nahihilo din itong si Mateo. Alam niyang may ginawang orasyon ang mga aswang, kaya naramdaman niya ang mga iyon. Sa nalalabing lakas nitong si Mateo, pilit itong tumayo. Hindi pwedeng sumuko. Hindi pwedeng hayaan na lang niya na mapatay siya ng ganun kadali at madisgrasya pa ang kanyang mag-ina. Pero kahit na anong pilit niyang tumayo, lalong nang hihina ang kanyang pakiramdam na pati ang kanyang mga hawak na armas na bitiwan na niya sa sahig. Napaluha na lamang itong si Mateo habang nakikita niya ang dahan-dahan na paglapit ng mga aswang sa kanya. Ngunit ilang sandali pa ang lumipas, may naamoy na baho ng upos ng sigarilyo itong si Mateo. At alam niya kung ano ang ibig sabihin nito. Nandito ang kanyang kaibigang agta. Napangiti itong si Mateo. At may naramdaman siyang parang napakalamig na mga kamay ang dumampi sa kanyang sentido. Habang nakita niya ang isang aswang na pinaghampas na sa sahig ng isang mabalahibo at maitim na nilalang. Tama nga siya, ang kanyang kaibigang agta. Sinubukan pa ng mga aswang na pagtulungan ang kanyang kaibigang agta. Pinagkakalmot at inaatake nila ito. Tinamaan man ang agta sa kanilang mga atake. Ngunit bawat naman mahawakan ito ng mga aswang, agad na ihampas sa sahig at dingding ng bahay. May isa pa nga na aswang ang ibinalibag ng agta at tumama ito sa kanilang kisame. Walang nagawa ang mga aswang. Dalawa na sa kanila ang may malubhang pinsala na natamo. Kaya napilitan ang mga ito na tumakbo papalabas padaan doon sa pintuan sa may kusina. Habang ang dalawa pa, tumalon ang mga ito sa bintana palabas. Ilang sandali, ang amoy ng sigarilyo na naamoy kanina nitong si Mateo, napapalitan ito ng mahalimuyak na bango. At ramdam din niya na unti-unting bumalik na ang kanyang normal na pakiramdam at lakas. Tumahimik na ang buong paligid ng loob ng bahay, pati na ang nasa labas. Tumayo na itong si Mateo at inilibot ang kanyang paningin. Makikita mo agad sa loob ng sala ang resulta ng nangyaring labanan dahil sa mga nagkalat na mga gamit at mga nasirang mga bagay. Pero wala na ang kanyang kaibigang agta sa paligid. Kaya mabilis nang dumungaw itong si Mateo sa kanilang bintana at nakita niya sa labas ang kanyang kaibigang agta na nakangiti sa kanya. Pagkatapos, naglalakad na ito pabalik doon sa malaking punong balite na nasa unahan ng kanilang bahay. Dali-daling binuksan ni Mateo ang pintuan ng kanilang kwarto at tinawag ang asawang si Adelpa.
nagtatakbuhan ang mga ito palabas kasama ang mga anak. Wala na sila, adil pa. Tinulungan tayo ng kaibigan kong agta. Aayusin ko muna ang mga nasirang bintana at pintuan. Iligpit ninyo ang mga nagkalat na mga gamit dito sa loob. Makalipas ang ilang oras, matapos na mailigpit nila ang lahat, nagpapahinga na ang mga ito. Kinabukasan, tanghali na nang magising ang pamilya nitong si Mateo dahil sa pagod sa nagdaang gabi. Pagkabangon pa lamang ni Mateo, agad nitong pinuntahan ang kaibigang agta para pasasalamatan ito sa ginawa nitong pagtulong sa nagdaang gabi. Ang balak ngayon ni Mateo, susunugin niya ang bahay ng mga aswang para hindi na muling babalik ang mga ito sa kanilang lugar. Ilang minutong nag-uusap sina Mateo at ang kanyang kaibigang agta. May ibinigay din itong mga maliliit na buto. At ang bilin ng agta, itanim niya ang mga buto na ito sa paligid ng kanilang bahay. At lagyan din ng asin at mga katas ng kalamansi ang kanilang bubungan para hindi na muling makakalapit at makapasok sa loob ng kanilang bahay ang mga aswang. Pagkatapos na makapag-usap ang magkakaibigan, mabibilis ang mga hakbang ni Mateo papauwi. Pagkapasok niya sa kanilang bahay, agad na kinuha nito ang mga gamit. May dala itong gas at ilang basahan para sa gagawing pagsunog nito sa bahay ng kanilang kapitbahay. Dala din ni Mateo ang mga bigay ng kanyang kaibigang agta. Makalipas pa ang ilang minuto, lumabas na ito ng bahay at papunta na doon sa kubo na nasa unahan. Dahil ang buong akala ni Mateo, wala ang mag-asawang aswang sa kubo nila. Kaya diridiritso ang lakad nito at pagkalapit nito sa kubo, sinindihan agad ni Mateo ang dalang basahan at may mga kinuha pa itong mga tangkay ng mga sanga ng punong kahoy para mas mapadali ang kanyang gagawin na pagsunog. Ngunit hindi pa nasimulan ni Mateo, biglang lumabas galing sa loob ang mag-asawa at galit na galit sa kanya. "Ano ang ginawa mo, Mateo? Bakit mo susunugin ang aming kubo?" ang sigaw noong lalaking aswang. At pagkatapos, mabilis itong umigpaw papunta sa kanya. Nakasunod naman agad ang asawa nito na kapwa nakalabas na ang mga matutulis na kuko at pangil. Dahil sa gulat, hindi agad nakakilos itong si Mateo. Kaya nahagip ng mga kalmot ang kanyang braso at dibdib. Galit na galit ang mga aswang nang matumba si Mateo sa lupa. Agad na naramdaman niya ang sobrang hapdi at kirot ng kanyang mga sugat. Pero hindi ito nawalan ng pag-asa. Desidido talaga itong si Mateo na paalisin o patayin ang mga kapitbahay na aswang alang-alang sa kanyang pamilya. Sa kanyang isip kasi, baka kung magpapatuloy ang panggugulo ng mga aswang na ito sa kanila, baka darating ang pagkakataon na isa sa kanyang pamilya ang mabiktima. Gumulong itong si Mateo, hawak ang sanga ng kahoy na bigay ng kanyang kaibigang agta, at nang makatayo ito, pinaghampas agad ang dalawang mga aswang. At dahil may araw ngayon, hindi ganon kalakasan ang mga aswang na ito. Hindi rin nag-anyong aswang ang dalawa. Ngunit nakalabas ang mga matutulis na kuko ng mga ito at ang pangil. Kaya kailangan pa rin niyang mag-ingat, lalo ngayon may mga sugat siya sa braso at dibdib.
mabibilis pa rin ang kilos ng dalawang aswang at naiilagan ang kanyang mga ginawang pag-atake. Pero nang umatras ang mga ito papunta doon sa gilid ng ilog, muling binalikan ni Mateo ang kubo ng mag-asawang aswang at sinindihan ang mga tangkay at ang basahan. Dinagdagan pa ito ni Mateo ng mga sanga ng patay na kahoy para mas mapabilis ang paglaganap ng apoy. Muling bumalik ang mga aswang para pigilan si Mateo. Dito na nakakita ng pagkakataon itong si Mateo para mapatamaan ang isa sa mga ito. Nang matamaan ni Mateo ang braso noong babaeng aswang, napaigik ito dahil sa sakit at napaatras. Napahiyaw na din ito dahil sa sobrang sakit ng kanyang naramdaman. Sinamantala na ito ni Mateo, sinugod na niya ng sunod-sunod ang dalawang aswang. Hindi na niya inalintana ang pagkirot ng kanyang mga sugat. Humarang naman kaagad ang isang lalaking aswang, kaya ito na ang pinaghampas ni Mateo hanggang sa mahawakan siya ng aswang at natumba ang mga ito sa lupa. Nagpagulong-gulong ang dalawa habang nag-uunahan kung sino ang makakubabaw sa itaas. Nabitiwa na ni Mateo ang hawak na sanga ng kahoy, ngunit nahugot naman ito ang nakasukbit na itak at pilit na inabot ang aswang ng mga taga hanggang sa matamaan niya ito sa may paa. Nang mapatras ang lalaking aswang, pinagtataga na ito ni Mateo hanggang sa matamaan pa niya ito sa balikat at dibdib. Kahit na may sugat ang dalawang mag-asawang aswang, pilit na lumalaban pa rin ang mga ito sa kanila. Pare-pareho na sila na may mga sugat. Ngunit mas determinado itong si Mateo na mapatay ang dalawang aswang na ito. Mabilis na pinulot nitong si Mateo ang nabitiwa na sanga ng punong baliti at muling pinaghahampas ang dalawa. Nagsigawa na ang mga aswang dahil sa mga tama ng pag-atake ni Mateo. Kita niyang parang nalalapnos ang mga balat ng mga aswang. Ang babaeng aswang natumba na ito sa lupa habang namimilipit sa sobrang sakit. Dinaluhong na ito ni Mateo at pinaghampas pa hanggang sa bawian na ito ng buhay. Hindi na nagawa pa ng lalaking aswang na tulungan ang kanyang asawa dahil may mga malubhang tama din ito sa buong katawan. Nang hindi na gumagalaw ang isang aswang habang umuusok na ito, mabilis na sinugod ni Mateo ang lalaking aswang. Pinaghampas niya ito hanggang sa mapasandal ito sa puno ng kahoy. Nagawa pa ng aswang na masugatan itong si Mateo ng kanyang mga kalmot. Ngunit walang tigil na pinagpapalo ito ni Mateo hanggang sa bumulagta ito sa lupa at mangingisay. Umuusok ang buong katawan ng dalawang aswang hanggang sa masunog ang mga ito. Pagkatapos, napaluhod itong si Mateo sa pagod at dahil na rin sa mga natamong sugat. Makalipas ang ilang sandali, muling tumayo itong si Mateo at tuluyang sinunog ang kubo ng mga aswang. Matapos na gawin yon, bumalik na itong si Mateo sa kanilang bahay. At nang makita ni Adelpha ang asawa na naglalakad habang duguan, nagmamadali na itong sumalubong. Ginamot nito agad ang mga sugat nitong si Mateo. Sabi nitong si Mateo sa kanyang asawa, "Matatahimik na ang buhay natin, Adelpha. Napatay ko na ang mag-asawang aswang. Wala nang manggugulo pa sa atin." Napatitig itong si Adelpha
sa nagliliyab na kubo ng mga aswang. At pagkatapos, tumingin ito doon sa punong balite na nasa unahan. At napapikit-pikit sa mga mata itong si Adelpa at hindi makapaniwala sa kanyang nakita. May nakita kasi itong nilalang ang nakaupo sa sanga ng punong balite at may hawak itong tabako sa kamay. Napakapit ng mahigpit itong si Adelpa sa braso ni Mateo. Sabi ni Mateo, "Huwag kang matakot sa kanya, Adelpa, dahil mabait ang kaibigan kong Agta at pinoprotektahan tayo laban sa mga kampon ng kadiliman."